Hebrews chapter 11. Let us read together the verses. Ready? Read. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he, being dead, yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation he had this testimony, that he pleased God. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved in fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. These all die in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they see a country. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. But now they desire a better country, that is in heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he had prepared for them a city. By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also we receive him in a figure. Sa mga talata po na binasa natin, mga kapatid, makikita po natin ang isa sa pinakamahalagang kasangkapan para tayo po ay mabuhay ng kaaya-aya sa Diyos ay ang salita pong pananampalataya. Sa lahat po ng uri ng gawain ng Panginoon, sa bawat personal na buhay para sa Panginoon, sa bawat gawain ng isang grupo para sa Panginoon, o ng isang buong simbahan, hindi po pwede na matanggal ang pananampalataya. Ito po yung paniniwala sa Diyos na hindi natin nakikita. It is our believing on what God is and who God is. Ito po yung paniniwala sa kanyang sinabi at pagsunod dito. Marami po ang nalilimutan ng pananampalataya. Makikita po natin, ilan lang po yung nabasa natin, istorya lang po ni Adan, ni Abel, istorya lang po ni Abraham, ni Noah, ni Enoch. But on the remaining verses, you can find the story of Isaac, the story of Moses, the story of Samson, the story of all these believers who live by faith. So kung totoo ang Diyos, at tayo po ay naglilingkod sa Diyos, wala na ang mas gaganda pa sa buhay ng buhay na nananalig sa Kanya. Are you with me? Sa affairs ng iyong buhay, sa iyong love life, sa iyong personal na buhay, sa iyong mga ginagawa, you've got to believe that God is there watching.
change, and He is powerful enough to bless you. He is powerful enough to provide for your needs. He is powerful enough to do what is needed in your life as long as you believe and obey Him. So, mga bago kapatid, malinaw po yung sa Bible. Marami pong mga, wala atang istorya sa Bible na nabuo, ng magandang istorya sa Bible na nabuo dahil hindi kasama ang pananampalataya. Just try to imagine the story of Shadrach, Meshach, and Abednego without faith. Can you imagine on what would happen if faith was not present in the time when David fought Goliath? Kung wala ang pananampalataya nung panahon na yun, at tumating yung higante, at di mas lalo si David ang mauunang tatakbo. Are you with me? But Goliath was defying the armies of God, the living God. And there was a little boy who believed God. Naniniwala siya na may Diyos, kaya naniniwala siyang nakakahiya na ang nilalait at hinahamon yung mga tao ng Diyos. At ang nakakahiya, ang mga natatakot yung mga anak ng Diyos. Are you with me? Just try to take away faith in these stories. Try to take away faith in the life of Enoch. Try to take away faith in the life of Abel. Baka mas malala pa yung offering niya kay Cain. But all these stories became wonderful stories of the Bible because of faith. Okay? Now, just try to imagine the absence of it. Take away faith from the Bible. Take away faith in the lives of these men. Now, take away faith in your life. Kaya kung minsan, marami ho tayong problema and we are trying to diagnose why problems are coming. Bakit walang bunga? Bakit walang nangyayari? Bakit walang pagbabala? Tanong, meron bang pananampalataya? Meron ba sa iyong pagbibigay, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagtuturo ng kaligtasan, sa iyong pag-church, sa iyong pagiging tatay, sa iyong pagiging anak, sa aking pagiging pastor? The question is there, are there great things happening? Are there great things happening? Because if we have read the Bible and we have read chapter 11, you can find great things. Paano si Abraham inutusan ni Lord na iyari ang kanyang anak, inanay niya? And it was a wonderful story. It was a wonderful story when Abraham left Ur. Yung city po ni Abraham, napakagandang syudad. New York nung panahon niya yun. Iniwanan niya ni Abraham, pumunta siya sa isang lugar na hindi naman niya alam kung saan siya pupunta. Now, the question is Abraham's life a wonderful life? Hello? Hello? Is Lot's life a wonderful life? Sino may kakilala sa inyo kay Lot? Sino may kakilala kay Lot? Is Lot's life a wonderful life? Is it wonderful to live a bankrupt life? Makikita ba natin na si Lot naging maganda ang buhay, di ba't nakatera siya sa mundo at doon siya namatay? Pagkatapos na nakipagtalo sa kanya mismo sa sarili niyang mga anak, that's how cruel, that's how tragic the life of Lot was. And you know what was absent in Lot's life? It was faith. When Lot was trying to be separated from Abraham, nang sinimulat ng subukan ni Lot na humiwalay sa kanyang tito, he used eyes. He used his own thinking. He used his own decision. Sabi niya, ganda ng lugar. Yayaman ako dito. Dito ako magpapalain. And he left Abraham. He left the altar of worship. And he found himself one day in Sodom and Gomorrah. Was it a wonderful life? Now I'm telling you, brethren, God's people, a life without faith is not a wonderful life. Are you with me? If you want your life to be wonderful, then believe on God. Masyado lang talaga tayong impatient. Gusto natin na itong kapatang blessing. But if you would just try to wait on the Lord, trusting in the Lord, trust in the Lord with all thy heart. You see that verse? Proverbs 7:3 verse 5 and 6. We love it. Laging memorize yan sa memory verse. But if you will only leave that verse, you will have a wonderful life. Kung ibubuhay po natin yung talata ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge Him. Sa iyong mga pagdidirisyon, Lord, magugusto mo ba ito? Sa iyong mga ginagawa, Lord, matutuwa ka ba dito? Acknowledge Him. Trust in the Lord with all thy heart. Huwag kang sasandal sa sarili mong pamunawa. Sumandal ka sa salita ng Panginoon. Pag sumandal ka sa salita ng Panginoon, hindi ka agad-agad dumarating ang
blessing. Minsan may problema, minsan may pagkukula, but the Bible tells you, trust in the Lord with all your heart. If only we will just live that verse, I tell you, you will be welcomed by a wonderful, meaningful life. There might be trials, because there is no life without trials. Are you with me? There is no goal that has not been tried. Walang ginto na hindi pa na nailagay sa apoy. So, you see, napakapangit ng lahat, even sa church, I tell you, minsan ang pangit na nangyayari, buka nang walang kapananampang bayaran. It is a product of faithlessness. It is a product of faithlessness. Bakit ganito? Kasi walang nanampalataya, walang nanalig. O maniwala ko kayo. Just trust the Lord, kaya natin ito. Kasi pag ako lahat ang mananampalataya, mga kapatid, it's it will not be good. It must be us, the church, that aided by faith. So you see, even small things that are not right and wonderful in the work of God, it is the result of faithlessness. And if kung gagamitin natin yun sa mga personal nating buhay, tatanggalin mo yung pananampalataya sa iyong pagbibigay, sa iyong pag-church, sa pagpe-prayer meeting mo, I tell you, you will see not good results. At yun po yung ating pag-aaralan ngayon. We know the positive things about faith. What faith can do if we will just try to do what we have done in the Sunday school. Iisa-isa yun, anong nagagawa ng pananampalataya sa iyo. And you can find, wala siguro magsasabi dito, alam niyo mo, Pastor, dahil sa pananampalataya niya, nagkasira-sira ang buhay ko. Dahil sa pananampalataya niya, pumangit ang patotoo ko. Dahil sa pananampalataya niya, nasapak ko yung kapatid ko. Dahil sa pananampalataya niya, nag-girlfriend ako ng wala pa sa oras. Dahil sa pananampalataya niya, nagkaroon ako ng mga kasalanan. There is no result like that in the presence of faith. Every time there is faith, you can hear miracles, you can hear blessings, you can hear good results, you can hear good testimonies, you can hear wonders and wonders, because there is no other way that God will be pleased and He will work unless He sees faith. Amen? So, the message this morning is a faithless life. Tatanggalin mo ngayon yung pananampalataya. Hindi mo na ako maniniwala sa Diyos. So, kakalculate ko muna lahat ng gagawin ko. Pag nag-church ako, mapapagod ako. Pag nag-church ako, may magagalit sa akin. Pag ginawa ko yung gusto ng Panginoon, baka mo ganun mangyari sa akin. Kaya dito na lang ako sa sigurado. Dito na lang ako sa nakikita. Remember again, Lot did it before. There are so many people in the Bible that has done it. Saul did it and he was rejected by God. Ang sabi ng Panginoon, patayin niyo lahat ng hayop, ng tuba. Ang ginawa ni Saul, itinira niyo yung mga magagandang hayop. Sabi ni Samuel, akala ko ba pinapatay niya ng Diyos sa iyo lahat ng mga tuba dyan sa lugar ng mga Amalek? Sabi niya, kasi sayang eh. Kasi sayang. Are you with me? Are you with me? Hello? And he was rejected as king. I tell you, bad results will happen when we lose faith in God. Sa panahon na hindi ka na naniwala sa Diyos, sa panahon na takot na humirap sa'yo, sa panahon na sarili mong pagkakalculate ang gagamitin mo, you will lose many wonderful things in life that God can do. So what is a faithless life? Number one, a faithless life is a life of fear. A faithless life is a life of fear. Mga kapatid, are you with me? Ano ang buhay na wala ang pananampalataya? Pastor, pag tinanggal ko muna, hindi muna ako maniniwala sa Diyos. Anong mangyayari sa akin? Takot at mapupunta. Fear will be overcome by faith. Hello, are you with me? Do you remember when Peter walked on the water? It was his faith that led him to the waters. It was his faith that let him walk on the water. But it was his fear that put him down. It was his fear that drowned him. Yung kanyang takot. So, ang buhay na wala pananampalataya ay buhay na may takot. Hello? What are the things that you fear? Or what are the things that you are afraid of? Ano yung mga nagpapatakot sa'yo bukod sa kabilugan ng buwan? Ha? Katapusan ng buwan, Pastor. Yan ang nagpapatakot sa atin. Kasi maraming bayarin sa katapusan ng buwan. Nadami ko yung renta natin. It keeps us being afraid.
It makes us afraid. Are you with me? Nagbibigay ito ng tama sa atin. And you know what is a life of fear? It is a life of a life of tiredness. Nakakapanghapo, exhausted life ang life of fear. Are you with me? Life of fear is not an amazing life. That's why when Moses died, God told Joshua, be strong and be of a good courage. Tingnan niyo po. Joshua chapter 1, verse number 1. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1, verse 1. Are you ready? Say amen. Amen. Okay, ready? Read. Now after the death of Moses, the servant of the Lord came to pass, and the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, thy servant is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people, into the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness in this Lebanon, deliver you great peace on the land of the Hittites and unto the great sea, Lord, the glory God of the sun. Di ba magandang pakinggan yung sinasabi ng Lord sa kanya? Was it wonderful? Was it wonderful to listen to God telling you, you will go there? Wala. They were from slavery. The people of Israel were from slavery. Galing mo sila sa pagiging alipin. They were not the boss of their own lives. Meron po sila mga bossing. Sila po ay mga tagapaglinis, tagagawa ng pyramid. That's the work of the Israel. And here, the Lord was telling Joshua, you go there, you will live there, you will eat of the fruit of the land. Wasn't it, was it not wonderful? Hindi po ba maganda yan? Pag si Lord na magsabi sa inyo yan. Tignan niyo para sa verse 3. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. There is no any man that can defeat you all the days of your life, as I was with Moses. Do you remember Joshua when the sea was parted into two? As I have been with Moses, I will be with you. Naaalala niyo ba yun? Sabi niya kay Joshua, naaalala mo ba yun? Kung paano kay Moses, ganun din ako sa'yo. I will be like that. Tingnan niyo pa yung sabi niya. Verse number, I will not fail thee, nor forsake thee. Hindi kita iiwan, hindi ka sasablay sa akin. Sinabi ni Lord kay Joshua yan, tama ba ako? Maganda ang pakinggan yan, pero alam niyo ba yung pagkatapos niya? Ano kalabanin nila, mga sisputer, kay puter. Kaya ano ba ang mga Israelita? Ang kakalabanin nila, mga matatalim na Hispana. Kaya kawawa ka lang nila, mga simple-simple mga patalim lang. Ang lalabanan po nila, one city. Just try to imagine, God was telling some great things and wonderful things to Joshua, of which if eyes will be used and human calculation will be used, it is impossible. Lord, lukon niya. Kaya nung ispay pa lang si Joshua, pinuntahan niya na yun eh. Alam niya na yung naniwala niya sa Diyos. Alam niyo ba na ka? Kasi si Joshua yan, iba ako, pastor, iba ako. Hebrews 13:5, sinabi ng Bible yan. Hebrews 13:5. Hebrews chapter 13, verse number 5. Ready, go. Let your conversation, ready? Say amen. Read. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Ito hindi na si Joshua kausap dito, tayo na. Church, listen. The Lord of Joshua that spoke wonderful things to him, which everything happened, is also the Lord that's speaking to you with the same words. I will never leave you nor forsake you. Hey. And what will be the problem? The problem is faith. Parehas na po maniwala kayo ang kaibahan ng pananampalataya. So then if we will believe God as Joshua has believed the Lord, so then fear will go away. And you can go on whatever it takes in life.
sa business mo, sa trabaho mo, sa mga nangyayari sa iyo ngayon, all you've got to do is trust God and serve God. And believe God, and fear will be taken out. A faithless life is a life of fear. Joshua had that courage because he believed in siya. Yung sinasabi ni Lord kay Joshua, wala pa siyang nakikita, gera pa yun eh, patayan pa yun eh. For 7 years, they have been fighting and fighting the enemies, not having anything that has been promised. Labanan pa, natalo pa nga sila sa AI. Pumunta yung mga pagkatapos sa Jericho, they went to AI. And when they went to AI, tinalo sila. Namatayan pa sila. Pwede sabihin ni Joshua, Lord, kung ano-ano mga pinagsasabi mo sa akin, makaganda, ba't namatayan kami? But never did Joshua did it. He just waited on the Lord. Hello, folks, listen, Christians. You wait on God. Trust in the Lord with all your might. Do not be afraid. Do not calculate things in your own thinking. You look at God, believe on Him, believe on what He can do, and obey Him. And that life will be a life outside fear. So, a faithless life is a life of what? Number one? Fear. Number two, frustrations. Frustrations. Hindi lang utapot, pati frustrations. Marami kang pangarap sa Panginoon na hindi mo magagawa pag wala ang pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob, kagaya ng mga nasabi kanina, para harapin ang hamon ng Panginoon sa atin. At pag ito'y nagawa natin, you will never be frustrated. You will always be fulfilled. Commit thy works also to the Lord, and thy thoughts shall be established. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Magpakasaya ka sa Panginoon, kaya hindi ka nagiging masaya, at lagi na lang kulang, parang hindi nangyayari yung iyong mga pinapangarap, kasi hindi ka nagpapaligaya sa Panginoon. But if you will try to be happy in God, you will try to trust God, you will try to obey God, you will try to believe God, give you the desires of your heart. Yeah. There is fulfillment always in Jesus. Amen. God can give you a fulfilled life in faith. But if you take away faith in your life, it will be a life of frustration. It will be a life of faithless. Number three, a life of faithless. A life of faithless. It is living outside the will of God. Nakakapagod. Yan yung sinabi ko sa inyo kanina. Nakakapagod. Dalo lang sa inyo ngayon, yung isolve nyo sa isip ang problema. Hello, are you with me? Have you experienced that? Trying to solve the problem in your mind and nothing happen. Ikalawa, trying to solve, mas alam nyo, mahirap yan, pero mahirap din yung kuminos ka ng lahat at trinabaho mo, pero wala pa rin yan. Hello? Hello? Nakakapagod ang buhay pag binubuhat mo lahat ng buhatin. Pero mas magandang buhay na alam mo ang Diyos kayang buhatin yung binubuhat mo. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. You won't believe it, then you will be unhappy. You won't believe it, if you don't believe it, then you will be tired of, and you will be fainted. But if you will just trust in God, and you will give all to the Lord, and you will trust and obey Him, then it will take away fainted. Thou shalt mount up with wings as eagle. Thou shalt run and not be weary. Okay, thou shalt walk and not be afraid. Sabi ng Bible, pag ikaw ay nag-antay sa Panginoon, pag ikaw ay naniniwala talaga sa Diyos, pag ikaw ay nagtitiwala talaga sa Diyos, tatanggalin niya ang pagod sa iyo. Nakakapagod lang minsan mag-antay, parang wala pang mangyayari. Pero sila na lang ang tapat sa Diyos, ay lalakas muli. Eh, lalakas muli at magpapalayan muli. A life outside faith, a faithless life, is a life of faithless. Number four, there are just six things and we will be done. Number one, a faithless life is a life of fear. Number two, a faithless life is a life of frustration. A faithless life is a life of faithless. Number four, a faithless life is a life of failures. It is a failure life. Don't
Minsan kasi, pag sumablay, pag nagkaroon tayo ng problema, akala natin failure tayo. Hindi. Hindi ho. It is a matter of faith. It is a matter of faith. If you will just try to see that God is still alive and you are still alive, then there is no failure at all. You can still be successful. Ano ang sabi ng Bible to Joshua 1:8? Joshua 1:8. Open your Bibles there. Joshua 1:8. Joshua 1:8. Are you ready? Say amen. Ready? This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Was there a failure there? Is the Lord promising a failure, a faith life? Meron humang pagkatalo sa Diyos? Wala. Anong sabi niya kay Joshua? Masunod mo lang talaga ang nagsulat. Masunod mo lang talaga ang mga sinasabi ko. Then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Faith, problems is not failure. Are you with me? Blackness is not failure. As long as you are breathing, it is not failure. The only time you fail is the time when you don't believe God anymore. We fail when we don't, when we fail when we, you know, but if you would sum up everything by your own understanding, kaya sabi ng Proverbs eh, and lean not unto thine own understanding. Huwag mong kwentahin sa pangunawa mo. Ito lang yung kakayanan ko. Ito lang yung pwede kong magawa. Ito lang ang kaya ng church namin. No! Do not see things in your own strength. See God and what He can do. Ano ba ang kaya ng Diyos gawin sa buhay ko? Ano ba ang kaya ng Diyos gawin sa pamilya ko? Ano ba ang kaya ng Diyos gawin sa trabaho ko? Ano ba ang kaya ng Diyos gawin sa church namin? And then if you would be convinced on what God can do to your church, what God can do to your life, what God can do to your world, then obey and trust Him. Trust and obey. Sundin mo talaga siya. Gawin mo talaga yung gusto niya para may ipakita niya sa'yo hindi failure ang buhay ng nagtatapag sa kanya. They that wait upon the Lord shall renew their strength. A faithless life is a life of failure. Number 5. A faithless life is a life of foolishness. A faithless life is a life of foolishness. Anong sabi ng fool sa kanyang puso? There is no God. Tingnan niyo po yung Hebrews chapter 10 o chapter 11 verse 6. Are you ready? Go. But without faith, it is impossible to please God. Anong sabi ng Bible? The fool had said in his heart, there is no God. Alam niyo ba na kahit hindi natin sabihin, alam at alam ng Diyos kung naniniwala ka sa Kanya, hindi. Hello, are you with me? Sa ating mga desisyon sa buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga patotoo, sa ating pagbibigay, sa ating pagtatapat sa church, sa ating pag-worship, sa ating pagbabasa ng Bible, God knows if you really believe Him. And just try to check. Because if you don't believe Him, it will be a life of foolishness. Kamangmangan, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, hindi matutuwa ang Diyos sa iyong buhay, hindi matutuwa ang Diyos sa aking buhay, pag tinanggal ko ang pananampalataya, pag hindi na ako naniwala sa Kanya, Lord, baka hindi ko kaya yan, Lord, baka hindi mangyari yan, Lord, baka mapahamak ako, Lord, baka malungkot ako, Lord, baka masaktan lang ako sa gusto mo, and you won't believe Him that kaya niya yan, kaya niya isolve yan, kaya niya ayusin yan, basta susundin ko siya, basta magtatapag ka sa Kanya, you will be a fool if you run away from God. You will be a fool if you would live a life without faith. Because without faith, it is impossible to please Him. And last but not the least, a faithless life is a filthy life.
A faithless life is a filthy life. In our own private life, we can be faithless. And because of that, we will sin. The only reason why we sin is that we don't care if He looks on us or not. The only reason why we commit sin and live. Kaya may mga tao na buhay na sa kasalanan. Kasi para bang hindi na sila naniniwala na nakatingin ang Diyos sa kanila. Yung isang araw po mabsin sa church na lang, pero yung hindi ka rin nag-church at natin ka lang sa bahay, naniniwala ka ba na may nakatingin sa'yo? And the moment you leave God and the moment faith was is absent in your life, that's the moment you sin. That's the moment we commit such things that are ungodly. That's the moment we become filthy. That's the moment we will not be useful. Because we are vessels and should be vessels unto honor. Mga mahal ko kapatid. Iinom ka ba sa baso na may putik? O madumi? Wala. Para ang hirap-hirap gamitin, ganun din ang buhay ng mananampalataya na hindi naniniwala. Yan ang, of course, maraming dahilan. May tukso, meron kang mga ginagawa na nag-lead sa iyo sa kasalanan. Pero ang isa sa pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit tayo nakakagawa ng mali ay hindi na tayo naniniwala na ang Diyos nakatingin sa atin. Okay. And the moment we believe, and the moment we believe that there is no one looking, then we commit sin. But then if there is faith, then you would be afraid of God. Then you would trust Him and then you will not live in sin. Amen? So, with those 6 points, I hope we will be reminded, what kind of life is my life without faith? Ano ang mangyayari sa future ko? Ano ang mangyayari sa family ko? Ano ang mangyayari sa testimony ko? Ano ang mangyayari sa church ko? If I will be a man of my own understanding. No, I will be a man of faith. I will listen to the word of God, I will obey God, and I will trust Him. Do not choose a tragic life. Brethren, do not choose a lonely life. Do not choose a faithless life. A life of fear, a life of frustrations, a life of faintness, a life of failures. You might be rich even without faith. Hello? Pag nakakuha ng magandang investment, that's good. Pag nakatap, tumama ka sa loto, pwede. But if it's without faith, it will be a fainted life. Nakakapagod pa rin mo. Marami yung mayayaman pagod. Marami yung tao na meron na nung pinapangarap mo pa lang, pero hindi naman naging masaya. Hindi ko sinasabi na huwag mong kunin yan. Sinasabi ko lang mo, kung tunay kang ligtas, hindi magiging maganda. Kasi matatapos mo ang buhay natin sa ayaw natin at sa gusto. Dalawang kakilala ko sa tuntong Maynila, kababalik ako ng kanilang bata, patay na. Mga bata ko, at saka ako naiisip, talaga bang buhay, ganun lang. Hindi ako tatagal, nadadagdagan ako ng edad. Pagkatapos, ibubuhay ko pa ng malayo sa Diyos. Ibubuhay ko pa ng hindi nagtatapag sa Diyos. I don't want that life. It is a tragic life. I want a life worth living and worth ending. A life of faith. I will trust in the Lord with all my heart and I will lead not unto my own understanding. In all my ways, I will now acknowledge Him, for He will direct my paths. Pray to my heart.